saan ang pinaggagawa ng mga public service work katulad ng pinaka-useful na senador sa balat ng lupa na si Antonio Trillanes. The tribal leaders and the tribal groups don't want you. Persona non grata ka. Di ba galit na galit kayo na talagang gusto niyong manakit dahil nagmamahala na yung mga bilihin? Pati yan talagang biniblame niyo si President Duterte. O ngayon na may ginawa siya, tahol! Jim Paredes, saang parte na tinatalo ka ng opposition media na sinasabi mo at kailangan mo magparami? Hmm? Paramihin ka? Hindi ba pwede na dahil sa katangahan, kabubuhan at kaingayan nyo, nakaka-turn off na? Kasi, dapat naman kalmado lang kayo, di ba? Dapat kasi when you're telling the truth and you're spitting facts supposedly, you're supposed to just be calm. Ang problema kasi masyado kayong passionate, wala namang laman ang sinasabi nyo. Tapos, yung mga sinasabi nyo hindi na ba back with actual public service? Nakakahiya no na sigaw-sigaw kayo ng good governance pero hindi naman galing sa inyo. Hindi naman galing sa mga leader ninyo. Hindi naman galing sa inyo ang mga good examples of how it is to be a better Filipino. Bakit? Because you are all losers. And what you do are all the same. You lose every day. Wala kayong napapabuti. Wala nga kayong napapagandi. Ano meron? Pinayuan ko na kasi kayo eh. Pati yung poon ninyo, pinayuan ko na. How are you supposed to win an election when you're as fake as toot? How are you supposed to win an election when even your supposed trip to Palawan is supposed to be newsworthy? Hmm? Have you actually done public service work in Palawan? You say na pinupolitika, for example, ni Senator Bongo ang kanyang actual na pagtulong at pagtrabaho bilang senador. Pero asaan? Asaan ang pinaggagawa ng mga public service work katulad ng pinaka-useful na senador sa balat ng lupa na si Antonio Trillanes? Hmm? May actual ba siya na mga programa para sa mahihirap? O talagang ang utak lang niya, ang utak talangka at naghihirap? Kasi wala naman talagang tama na lumalabas sa bibig niya. Sige nga, isip tayo ng konti. Okay? And let me remind you about the difference between a politician and a public servant. May namit akong politician ng 2015. Napaniwala niya ako na matino siya katulad ng namayapa niyang asawa. But kagabi, I met a public servant. The same public servant that speaks softly and surely. The same public servant that would look you in the eye and really seriously ask you what you do. And he will be interested. He will find ways to make you feel that you are a part of something. That he is the one that is grateful. The kind of leader that we have that would inspire somebody like me, a current nobody, to wanna be better. Pero bakit kayo? Bakit kayo mga negatron? All I want to be is just, ugh, different from you. How are you gonna win an election when people don't even like you? Sad, no? Ingat! Paano ba yan, Mrs. Kulyamat? You are officially persona non grata with all of the tribal groups in Caraga. Who will you represent now? Akala ko ba you represent the interest of the people that you're supposed to represent but they don't want you? They have declared you a nobody, so you have no right to speak for them anymore. You have no right to pretend to protect them because you never did in the first place, diba? Hindi mo nga naprotektahan yung sarili mong anak. Binenta mo pa sa sarili mong kilosan. Namatay siya, sinayang mo buhay niya, and now nobody wants you. The tribal leaders and the tribal groups don't want you. Persona non grata ka. As in, they don't even want to be associated even to your shadow. I feel sorry for you. So walang magsasalita na nilagdaan ni President Duterte ang price cap para sa mga nagmamahalang bilihin. So walang magde-discuss. So talagang siya lang yung presidente na hindi nakikinig, hindi nakakaramdam at hindi nag-iisip. Siya lang. Okay. Alam niyo ba na nilagdaan po ni President Duterte ang price cap po sa mga bilihin tulad ng pork, chicken at iba pang mga products? Alam niyo ba 'yon? 'Di ba galit na galit kayo na talagang gusto niyo manakit dahil nagmamahala na yung mga bilihin? Pati yan talagang ano niyo, biniblame niyo si President Duterte. O ngayon na may ginawa siya. Tahol.
Yan. Useless pa rin. Wala pa rin ginagawa. Inutil pa rin. Aus Duterte now pa rin. Mukha nyo, muntanga. Ha? O ano na? Ay, yun pala. You're welcome. Rest in peace. Ingat. May mga tao rin naman na nagtatanong, kailan ka magkakababy ulit? Kailan ka magpapakasal? Iisipin mo po ba yung kasal? Hindi ka ba nalulonely na mag-isa? Girl, bakit? Una sa lahat, ikaw ba mababayad sa kasal ko? Ikaw ba ang magdi-date ulit? Ikaw ba ang maghahanap? Ikaw ba ang magiging marupok? Ikaw rin po ba ang bibili na kung ano-anong kailangan ko kung magkakaanak ako ulit? Alam niyo po ba na hindi po talaga dapat natin ginagawang rason ng isang anak para either ayusin ang hindi niyo na masayang pagsasama o ang para pikutin ng isang tao para piliin ka? Ang bata ay hindi band-aid. At least sa akin, pinili kong maging nanay, maging single mom, dahil ito naman ang isa sa mga batayan para makita talaga na empowered ako doing it on my own. Kesa naman may partner nga ako na mas problema pa kesa saya. So, kung wala ka namang mayambag, don't ask. Good? Sa totoo lang, hindi problema ng Pilipinas ang pinakamalaking problema ng mga tao. Minsan, ang pagiging marupok ay mas malaking problema kasi sa problema ng Pilipinas. Ang pagiging bobo sa pag-ibig, ang pagpili sa taong hindi ka pinili, ang pagmahal sa taong bawal, at ang pag-realize na matanda ka na pero mag-iisa ka pa rin. Ang pagtanggap na hindi ka katanggap-tanggap. At ang pagiging single kahit anong effort mo na para hindi. Kaya chill ka lang, besh. Huwag mo masyadong problemahan ang problema ng Pilipinas kung nag-iisa ka naman. Kung ang kabiteran mo nilalagay mo sa problema ng Pilipinas, girl, hindi mo nga masolve-solve ang sarili mo relationship problems, problema pa kaya ng Pilipinas? Kaya I do suggest, fix yourself first before you try fixing other problems and much worse, fix the Philippines' problem. Okay? Advice lang yan. Just in case. Since when pa naging priority ang magkaroon ng jowa? Siguro nag-iba na ang priorities ko dahil nanay na ako. Siguro hindi na big deal talaga na magka-jowa ako kasi I already have my forever. Pero sa mga taong mas bata pa naman sa akin at nagiging priority ng mga buhay nila ang magkaroon ng jowa, girl, aanihin mo naman ang jowa kung dukha ka at wala kang pera. Magpapagastos ka sa jowa mo? Gagawin mo siyang bangko? Hindi siguro tama rin yan, girl. Isipin mo ang pagkakaroon ng jowa ay ang pagkakaroon ng partner para sabay-sabay kayong umunlad. Hindi para gamitin mo siya sa mga luho mo, ha? Ang pagkakaroon ng jowa o ang hindi pagkakaroon ng jowa ay hindi mo pwedeng gamitin bilang pang-insulto sa isang tao. Pwede din kasi na may mga single na pinili ng maging single tulad ko. At may mga tao rin naman na swerte sa mga jowa nila kaya sana all din naman sila. Ang importante, always be better than bitter and be beautiful all the time.